Yes, DJ. Hey guys, so meron tayo dito inaayos na TV, CRT TV siya guys, 14 inches. So yung brand nito is Sanyo. So yung problema nito guys is wala siyang picture dito sa screen or black screen lang siya guys. Pero nagpa-power naman siya. So yan siya guys, may standby power. So naka power on na yan guys. So pag tinitingnan dito sa may heater, umiilaw yung heater guys. So ibig sabihin function yung picture tube. So ang gagawin natin para malaman natin kung may power talaga to, so pipihitan natin yung flyback, yung screen niya sa flyback. So pipihitan ko siya guys para makita natin kung may pagbabago doon sa screen. So yan siya guys, kung makikita natin meron siyang guhit na red. So ibig sabihin function yung power niya at function din yung picture tube. So yun guys, na-open na natin yung TV or tatanggalin lang muna natin yung mga connectors dito sa board. So yung pupuntahan natin guys is mag-check tayo ng mga Sinar diode kasi meron akong mga inayos na dati na parang kahawig nito yung trouble. So yung mga chinik ko lang noon is yung mga Sinar diode guys, malapit dito sa may tuner area. So check lang muna tayo guys. So pag nag-check tayo dito sa board na hindi pa nakaangat yung isang paa, so mapapansin natin na para siyang shorted. Para makasigurado tayo, iaangat natin yung mga paa niya, yung isang mga paa, para ma-check natin ng mabuti siya kung merong shorted. So, iangat lang muna natin yung ano, yung mga panya. Tatanggalin lang natin sa pagkakahinang. So ito na guys. So gagamit tayo dito ng flat na pang ano, pang ligwat sa bawat paa ng Sinar diode. So kung mapapansin natin guys dito, meron tayong nakikitang apat na Sinar diode. So iangat lang natin siya. Mas maganda kasing nakaangat siya pag tinitisteran
kasi mas nalalaman natin kung mayroon siyang shorted. So ngayon guys, ang magtitester na tayo. So dito guys, sa isang signal diode, kung mapapansin natin, so okay lang siya guys. Ito naman sa pangalawa, may nadidetect tayo na maliit na resistance. Pag pinapalit yung probe, malaki. So, may na-detect na tayo dito na shorted na signal diode. Kasi pumapalo na yung pointer natin sa magkabilaan. So, dito naman tayo sa kabila. So far, dito, yung isang signal diode is okay lang siya. Pumapalo yung isang paa. Pag binabaliktad, hindi siya pumapalo. So yun siya guys. So okay lang yung dalawang signal diode dito sa kabila. So ibalik lang natin siya sa pagkakalagay sa board para maisolda natin sa likod yung mga pins. So far, isa lang yung na-detect natin na shorted na signal diode. Malapit siya dito sa may tuner na area. So ito siya guys, yung na-detect natin na shorted. So yan, kung mapapansin natin, pumapalo siya. So tatanggalin natin to para mapalitan natin ng ibang signal diode. So dito guys, kung mapapansin natin, yung number niya dito sa board is D101. So solda lang muna natin yung ibang signal diode. So yun guys, so yung mapapansin natin dito, yung signal diode na may shorted is D101. So yung isang paa niya is nakakonect dito sa dita dito sa tuner. So yan yung mapapansin natin. So yung isa naman is nakakonect siya sa ground. So yan. So yung isang paa is nakakonect siya sa data sa may tuner na pin. Tanggalin lang natin para matester natin kung talaga bang shorted siya para makasigurado tayo. Tsaka pagkatapos nating itester guys, hahanap tayo ng pwedeng ipalit sa signal diode. So ito siya guys, titestar na natin. So yun siya guys, pumalo.
sa kabila naman. So yun siya guys, pumalo siya. So shorted yung thinner diode. So ito, sigurado na tayo na sira na itong thinner diode na to. So yan, so hanap lang tayo ng pamalit. So ito na guys, ang nakahanap na ako ng pamalit na thinner diode. So testeran lang natin. So dito, pumapalo siya guys. Sa kabila, hindi siya pumapalo. So ibig sabihin, good yung thinner diode na nahanap natin. So testeran ulit natin yung lumang thinner diode na nakakabit dito. So yun siya guys, pumapalo talaga siya. So sira na talaga yung thinner diode. So ito na yung ating ipapalit. So ipoconnect ko lang dito sa board niya. So dapat guys, pag magkakabit tayo ng thinner diode is hindi dapat magkakabaliktad kasi meron itong symbols dito na naka-indicate sa board. So kailangan hindi sila magpapalit ng pwesto. So zoom lang natin siya guys para makita natin. So susolda natin yung mga pins ng thinner diode. Tsaka yung pins ng data ng tuner. So pagkatapos ay ikakabit na natin yung board dito sa TV. So ito nga pala siya guys, yung number ng thinner diode is D101 dito sa board guys, nakasulat. So i-connect lang natin yung mga connectors para ready na siyang i-testing. So, titestingan na natin siya guys. So, ito power on na natin. Yun na siya guys, nag-power na siya. So kung mapapansin natin dito sa screen is meron na siyang blue pero medyo hindi siya maliwanag yung pagka-blue. So yun. So ang gagawin natin ngayon is adjustan natin yung screen kasi na-adjustan natin kanina para mas malinaw yung pagka-blue niya. So yun siya guys, blue na talaga siya. So in-adjustan lang natin yung screen kasi ginalaw natin siya kanina.
niya siya guys, yung raster. So dito natin makikita yung tamang brightness sa pag-adjust sa may tune raster. So yan. So yan yung pinaka good na brightness. So lagyan lang natin siya ng signal para makita natin yung picture kung okay na ba siya. So yun siya guys, okay na siya. Meron na siyang picture. So palit lang natin siya ng channel. So yun siya guys, okay na. So sana may natutunan kayo dito sa ginawa kong video at sana makatulong to sa inyo. So dito na lang guys.